Home sweet home, pare. Sa wakas, kami ngayon nakauwi na. Nakapagod. Pero ang sarap. Patal din natin nawala. Limang araw? Limang, anim na araw. Anim na araw ba? 20 to 25. Wow. Tanga. 20 to 25. Limang araw yun, gago! Mga bobo! 20. Ay, 20. 1, 2, 3, 4. 25. So nawala kami ng anim na araw, no? At kami ay galing sa Bohol, pare. Sa Bohol Beach Club. Siguro naman nakita nyo na yung mga previous na vlogs namin dito. Andyan yung nagluto kami na sariwang sea urchin. Masari. Masari. Ako? Trap mo siya. Tapos yung nagluto kami sa bangka. O, pwede kong kainin ito eh. Pwede daw eh. Oo, sige. Gago. Bakit huwag? Pa! Ano ba ako eh? Subo ko sila. Subo ko itong lintik na ito. Putang ina. May tinik. Hindi, okay lang yan. Napakatindi nun. Kita mo to, latang lata pa. Latang lata. Pero excited kami ikwento sa inyo kung ano yung nangyari doon. Kasi ibang klase talaga. Muntik muna kaming maiwan ng airport. Sa totoo lang. Kasi? Airport. Hindi pala airport. Muntik tayong maiwan ng aeroplano. Kasi, hindi naman kami sanay mag-travel. Lahat nakalagay doon sa ano namin. Yung pag-alis ng aeroplano ay alas 11 ng umaga. So sabi namin, siguro okay na dumating doon ng mga 10:30. Hindi pala ganun yun. O, hindi lang talaga. Hindi, sa sobrang hectic talaga. Hindi na namin napindot yung mga camera namin. Bohol Beach Club, di ba? Yan ang nag-imbita sa amin papunta ng Bohol. Talagang sobrang, paano ko ba i-explain pare? Tindrato tayo mga hari, tindrato kami mga sanggol. Tindrato kami para mga sanggol na hari talaga. Ang di lang talaga na yun nila na ibigay, One Piece si Neiko. Nasaan niyo ba yung One Piece para matapos na yung anime? Wala daw sa kanila. Pero yun nga, unang araw pagdating namin doon, nagpahinga agad kami. Kinabukasan, maagang-maaga kami gumising, marami kami pupunta. Ang una namin ginawa ay church visit kasi napakaraming magagandang simbahan sa Bohol. So, bagong simbahan to. So, pwede daw tayong mag-wish. And significant to dito sa kasama kong si Ian kasi maraming ang nakakalam sa inyo na si Ian ay aktibong miyembro ng simbahan. Tama ba yun? Kahit napakasama mong tao. Pagkatapos namin magbisita ng mga simbahan, diretso kami sa kalamay making. Eto, ha? Ang kalamay pala, kahit pa akala natin lahat ay sobra simple niyang dish. Pakita natin, Jerome, dito kung ano yung ginawa natin doon. Pare, dito tayo ngayon sa Ching's Kalamay, pare. Kung saan na tuturuan tayong gumawa ng kalamay, syempre. Pare, complete uniform. Uy! Kahoy talaga yung gamit nila, oh. Ano to, kasayon na ata talaga. Buko, pares-pares talaga yan. Hindi pwede magkapalit-palit. Kaya invento sa Mindanao, sir, sa Milina. Yes. Diba? Mga magkakamay ito, ano? Oh, sige. Huwag daw pahiga. Uy, para kang bankero. Kasi ate, ginagawa ito ng ano, mula 13 years old nung mama niya. O, ginagawa ko ito 13 seconds ago. Kaya mo mga bankero ah. Salawa ng ube. Uy, mali daw sabi ni ate. Mali ba? Sabi ni ate, mas effective daw pag yung kamay mo yung pinanghalo. Ah, ganon. Ruin mo! 8 hours pa lang ginagawa ang kalamay. Kalamay, pare, 8 hours. Talagang labor of love talaga. Kaya siya masarap eh. Pagtapos namin sa kalamay, diretso kami sa Lubok River Cruise, pare. Biruin mo ha. Meron kami doong bangka. Ha? At kumain kami doon habang umaandar kami. Ato. Saan tayo kakain? Doon tayo kakain, pare. Uy, grabe naman. Kain tayo sa isang bangka. Hindi ube niya. Hindi ito yung ube. As you can see, starting to sprout na. Kasi yan ang itatanim. Oh, may magtatanim daw. May magtatanim. So, planting season. And there is like a belief na yung mga ube farmers, you should be able to plant na for the season
before the feast of Saint Peter and Paul. Kasi para during the feast, pag ikot ni Saint Peter, dapat madaanan yung tinanim mo for a bountiful harvest. Okay, okay. Pang takam na takam ka na, boss. Sayo. Dahan-dahan sa ube, pag bumagsak, halikan. Oo, halikan, dahan-dahan. Ito yung salad nila, pare, na nanalo ng best salad. Last year, this year? This year, pare. Ito yung purple ube. Uy. Tinambay. Mm. Oh, nice. Ito natin yung dressing nila. Na may ube rin. Sarap. Sarap, okay na. Hindi, oh, meron ka sarili mo. Hindi, okay na. May ano kay, diabetes kay. Salad, ha? Healthy. So ito na, dito tayo sa main course, no? Habang inahara na tayo, di ba? Meron tayo dito herb, fish, pinais. Ito yon. I think ito yon. Ubi gratin, ito yon. Tapos roasted chicken. Sarap. White ube ata to, no? White ube, palagay ko. Ang sarap ba? Brapan. Ikaw, ikaw lang! Alat! Ikaw! Ang tigas! Kulang pa. Babagya tayo. Bubunggo na tayo! Hindi ko mo! Atras! Kabeg! Kabilis dapat, right? Crikey! Hindi ko alam kung kita niyo pero ayun siya. Hindi kasi kami pwede mag-ingay kasi masistress niya ang tarsier. No? Tapos itong tarsier na to, ayun siya. Meron siyang inaalaga ang baby ngayon. Hindi ito yung tulad ng pinuntahan namin dati na nasa kulungan sila tapos pupunta mo. Hindi, nandito talaga kami sa natural habitat niya. Ayan. Parang sa National Geographic. Ganyan. Okay, maingay pare. Ito, kitang-kita ko siya ngayon dito. Okay. Kitang-kita ko siya ngayon dito. Crikey, it's so cute. It's so tiny. Tumitingin. Ba, nag-smile ka pa. Pare, bakal ba yan? After namin doon, diretso kami sa National Museum ng Bohol and ang daming paano ko ba explain to? Ang daming nandung relics of the past. Eh, syempre, museum nga eh. Pero nakakatuwa doon sa kanila, ang dami nilang pinreserve na paano ko ba sasabihin to, pare. Yung mga from old architecture. So, andito tayo ngayon sa National Museum ng Bohol, pare. Oh. Diba? Unfortunately, hindi ko maipapakita ang lahat ng nandito. So, so puntahan nyo na lang, di ba? Ito makikita natin dito si Carlos P. Garcia, pare. Yun nga, hindi ko maipapakita ng buo sa inyo to kasi hindi pwede. Pero yun nga, puntahan nyo na lang para makita nyo. Like mga, siyempre kasi, di ba, lumindol nga nung nakaraan sa Bohol. Kamakailan ba yun, pare? Basta dito lang yun. Ang daming mga na-damage na buildings. So sila, ang ginawa nila, talagang pin-reserve nila lahat yun. Nandun and nakita rin natin yung mga natural na mga hayop sa Bohol, di ba? Meron doon parang may nakita ata akong mga buto-buto ng ano, mga kalaban ni Ultraman. Ang lalaki! Hindi, totoo. Kalaban ni Ultraman. Oo, kalaban ni Ultraman talaga yun, pare. Ultraman talaga sa Bohol solution talaga yun. Diba? Tapos noon, umuwi na kami. Pero bumili muna kami ng mga ilang pasalubong along the way. Tapos nagpahinga kami. Kinabukasan, maaga uli kami. Diretso kami sa man-made forest. Ang ganda doon sa man-made forest na yun kasi ang sarap mag-picture doon. Pero pakita mo yung mga picture natin dyan, di ba? Ang sarap! Sarap mag-picture doon. Talagang kahit kamukha ka tagal, guwapo kayo. Konti lang talaga. Pagkatapos noon, diretso kami sa Chocolate Hills. Siyempre, hindi kompleto ang Bohol trip, pare. Pag walang visit sa Chocolate Hills. Tama, di ba? Pag di mo natikman ang Chocolate Hills. Hindi mo naman tirikpan yung Chocolate Hills. Hindi mo tirikpan. Ay, di ba? Yung gusto mo, pero pinigilan ka. Kasi sabi ni Sir Alan,
tanga, huwag kang kumain ng lupa. Oh, like that's involved with rhythm eh. Ano masabi mo, boss? Ang masasabi ko, oh. Ang dami nun, no? Saan? Yung steps. Oh. Kaya mo ba yung steps na yan? Ang dami steps. Pwede ka mag-fake na ba yan? Ayun na. Nakikita mo na ba? Nakikita ko na. Ang ano? Ang Chocolate Hills! Ayun na! Ilang steps na lang, ayun na! Oy! Oh! Isa wala na. Tagumpay! Eh, pababa pa pala. Kala ko magkakit ko, andito yung boss. Ikaw, kaya pa, boss? How many are we? Mawamata, tabi mo, tabi mo, wee! 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 Well, nung nandun kami, hindi siya chocolate, berde siya, milk. Chocolate Hills, parang ganun, minty fresh. Pero ang ganda pa rin, like, ang weird kung iisipin mo, like, puta, paano nabuhay yung mga ganyan. After namin, sa Chocolate Hills, diretso kami sa Buenaventurada Farms. And what, 80% of our coffee trees are Robusta. Robusta, because okay. It's a low-lying place, low elevation. Mm-hmm. Ito? Like, yes, it's sweet. Pare? Okay. It's sweet. Oh, ano? Nakakain pala ng ding ng kape. Yeah, you can try one, sir. Mm. Tikman mo, Bin. Oo. Sige. Hindi ba naman na Yung naman sa coaster, diba? Ang ano, ang delicate ng amoy. Hindi yung in your face na kape. Mga kape. Ano yun ito? Pwede ba natin inumin ito? Yeah, sure. Sarap na. Ito, sobrang ano ako dito. Dalrich chocolate. Kasi, honestly, no, ngayon ko lang sila narinig and matagal na ako naghahanap ng representation ng Philippine chocolate talaga. And ano siya eh, parang monopoly siya ng ilang brands lang eh, pero at least dito, ma-expose tayo sa iba. Yeah, hi, I'm Dalrich. I'm with my mom, Elsa, and I'm with Miss Universe third runner up, Pauline Amalek. Wow, hello po. So this Dalrich chocolate is actually started with my mom. She's actually just making tableya before, and then we grew up having tableya every morning. And then we make tableya, and the brand is Dalrich. That's my name. And then growing up, I was asking myself, why Bohol, like known for Chocolate Hills, but we don't have chocolate, but people don't know that we have a lot of cacao trees within the island, and every Boholano has 3 to 5 cacao trees. So just intern. Kasi yeah, I tried tempering before during college and didn't go well. Magkakalat pa ako dito. Eh. So slowly lang, slowly. Okay. May specific motion ba? Or? Yeah, ganyan. Go, chef. Yan ganyan. Yes. Nice. Just do it like. Okay. Then left the 1/4. So you will know if it's well tempered, if that mold from polycarbonate matatanggal siya. If you're not tempering it well, hindi siya matatanggal sa mold. So that's a challenge for you. Okay. Like this one? Yeah, huh? And then that one. Ano? Paano ganyan? Yeah, this one. Like, sige, sige. Show me, show me. Okay. Dapat ganun din. Ganun. Because you need to reach the 31 degrees. Pag ito, pwede kong iusod to dito. Yes. Go on in there. Paano pa ganyan? Ganyan, di ba? Yes. You need to clean up, like, you know. Yan. Tama ba? Oh, no. Yeah. Oh, no. Yeah. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No, 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 no. No pressure. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, 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 no. And then, di ba, kamakailan punta tayo sa Buenaventura Farms, tama, di ba? Buenaventurada. Buenaventurada Farm, sorry, di ba? Yung tayo pinatikam na napakasarap na kape, pare. Yun yung kape na, ano yung sabi mo doon, hindi nakakapangit. Diba? Pag guwapo ka, ininom mo yung kape na yun, walang, yun, walang ganon, pare. Paano, paano guwapo pa na ininom mo yung kape yun? Ininom mo yung kape na, guwapo pa rin. Walang nababago, pare. Ay, oh, kasi yung kape sa atin, ininomin ko. Nakakapangit, pare. Nakakapangit, eh. Ba't natatawa ka? Ito po yung product natin.
Buenaventurada. Yes, you can order it on Instagram or Facebook. Oh, okay. Yes, and we can send it to you nationwide. Oh, nationwide. Okay, yes. That's good. That's good. We can have it whatever your preference are, the roasting profile, we can do dark, we can do medium and light. Pero ayun nga, you are a small processor of artisanal coffee and hindi sila mass produced, and native sila sa Bohol, dito lang talaga. Sa farm nyo mismo, sa kanila yung farm. So control talaga lahat. And napunta nga kami dun sa farm nila and ibang klase yung pinakita sa akin yung proseso, yung harvesting and yung roasting, air roasting, di ba? Tama, di ba? Air roasting. Sabay-sabay tayong uuwi, sabay-sabay tayo sa impyerno, gago. hindi lang ako. Pero, eka lang, pwede ko pong iuwi ito. Yeah! Meron tayong pambal kasi baka bukas makalawa meron na akong pagbigyan ng chocolate. Oh, sino? Wala lang, baka lang, di ba? Baka lang meron. Ba't parang may tinitignan ka? Wala akong tinitignan. Ma'am, single daw po ba? Doon ako nakatingin, oh. Adam ba? Doon ako nakatingin, oh. Okay, okay. Sorry. Parang hirap sa'yo. Issue kayo ng issue. Tapos kayo may hirap. Ba't ka namumula? Nagkape ako eh. Mga kape kasi ng ano, normal. Pag ininom mo, pait, di ba? Tapang. Di ba? Ganun eh. Ang lala talaga eh, di ba? Eto, pag ininom mo yung ano, Buenaventurada. Ano ka? Nakakagwapo siya. Tapos eto yung sumunod na ibinod, isa sa highlight ng pinunta namin, yung ATV ride. Nagulat na lang kami na meron palang mga motor doon na nakahanda sa amin, di ba pare? Mag-iikot-ikot daw kami sa Panglao. Sa pagkatapos ng dahong, sasala na natin. Mag-ano na. Ay, nasa bagay ko. Hirap na hirap din ako dati doon nung gumagawa ako ng bibingka doon sa resto. Oo. Yung bibingkang Maynila. Nahihirapan ako na iayon nga yung ano, yung dahon doon sa hulmahan. Medyo mahirap nga siya. Eh, paano sanay kaiba ihinuhulma mo? Due to the magic of television, meron tayong nakagawa dito. Ay, grabe naman. Meron tayong nakagawa dito. Kukuha na lang po ako. Kukuha ako ng isa. Kailangan mo matagang hawa? Okay. Ito na siya. Kita nyo, may tostado. Meron siyang pag-split. Diba? Ito yung tawagin sa tinapa ay ear. Wow. Tenga. Diba? Wow. Ang puta, no? Napaka-knowledgeable mo naman, sir. Siyempre. Nanood akong YouTube eh. So, ito, matanong ko lang po, no? Ito ay normal na bigas. Asukal, gata, asin, yeast. Yun po mismo ang pinaka-ano niya. Oh. Yung mga sukat, siyempre, hindi natin pwede malaman niya. Ba't tinitin ito? Barbaro ako. Ba't ka ba nagplato? Biyakan natin, pare. Uy, grabe naman. Malayo siya dun sa bibingka natin sa atin. Kasi bibingka sa atin, honestly ah, parang harina na lang yun eh. Diba preno? Palagay ko. Diba no preno? Oo nga. Diba no? Diba. Ito tapat ng bahay kay Mario. Ha? Ito yun. Ito yun. Pero bibingka na lang siya. Ikaw sir. Kayo. Tikwan mo. Yan, tikwan mo. So kami nga ay naglalakad papunta sa Alona Alawi Beach. Ano Alona Alawi? Alona Alegre. Alona Alegre Beach. Sorry. Charcoal! What? Nasa uling nga. So, pwede siya sa ano, kabkab. Yung kabkab is cassava, a cone. May cassava cone? Cassava. Yun siya. Pwede rin kayong bumili niyan. Charcoal ice cream? Dalaw. Ma natin. Para siyang inihaw na malamig. Oh. Inihaw yung yelo? Inihaw na yelo, gano'n? Masarap siya, masarap siya. Pare, guyabano and charcoal ice cream, pare. Tapos eto malupit dyan, yung cone nila, gawa sa kasava. Gawa sa kasava, kabkab. Oh, local cone yan, pare. Tignan natin, konti lang muna. Ayos yung konti mo, boss, ah. Paano matitikman yung isa? Nang gano'n din.
Ay, grabe. Si Sir Alan, nagulat. Buti hindi ka nagagag. Hindi, kasi ginaganyan natin yan. Yung ilalim daw. Hindi, kunyari, kasama to, ito, tsaka yung ano. Lalo na manchahan na. Manchahan, oo. Hindi, kung ilalim lang. Nagkaroon na ng ano, ombre. Kung yung... Ilalim lang, ilalim lang. Hindi, yung ano lang, just the tips. Play mo lang ilalim. Play mo lang ilalim. Uy! Ganun, oo, ganun. Ayos ka maglinis, sir, ha? Ang sarap. Nandito nga sa likod ko ang Alona, Allegri Beach, no? Napakaganda niyang beach, para. Tapos public siya, di ba, sir? Tama? Public beach siya, di ba? Kahit sino dito, pwede pumunta. Bayag mo lang dala mo, pwede kang maligo dyan. Huwag mo lang ipopollute yung tubig kasi yung akin kasi... Polluted na. Polluted na yung ano ko, logins ko. Hello. Hello, na yung tawag. Oo nga kasi si Alona Allegri noong 1970s ay isang... paano ko ba sasabihin bomba. Ito? Bomba ba? Pwede ba sabihin bomba star? Bomba star. Sexy star. Sexy star. Oh, sexy star. Diba? Tapos nag-shoot siya dito. And ang mga lokal daw ay na humaling sa kanyang taglay na ganda at sa pagiging konti ng kanyang saplot. Konti. Huwag kang tumawa. Seryoso. Kasi ano yan eh, pangalan na ito eh. Diba? Hindi yan pwede na pinagtatawanan. Sabi mo ulit na maayos. Pagiging konti ng saplot. Sakit na kamay ko eh. Transition. Pagkatapos doon, bumalik kami sa resort. Tapos pin-repair na kami sa diving. Etong diving na to ay first time ko. And pucha ko, hindi pa kayo nakakataray ng diving. I-try nyo. Pare, sisisid tayo. Oo. Sisisid tayo. Sisisid. Ano? Maikli lang. Yo, Alin. Sa'yo? Anong sa'yo? Yung gamit ko. Ah. Ay! Historic yan, parang hinatkat na ng pating yan. Oo. Sir, medyo hirap ka, sir. Sabay yan. Sir, kailangan mo na tulong, sir. Sir? Sabay pala yun, gago. Nakakatakot siya. Sa totoo lang, sobrang nakakatakot siya. Pero... Gawin nyo pa rin. Ako, ilang beses ako nagpanik eh. Ano yun? Sabi ni Kuya, pag may problema daw, ano yun pare? Ganyan daw. Ganyan daw. Yan ang hot signal eh. Ako hindi, pare, ganyan eh. Double problem double eh. Double problem. No, puta, pinaangat ako ni Kuya. Pag-angat ni Kuya sa akin, anong problema? Kuya, nagpapanik ako, teka lang. Pero somewhere along the line, nag-ano kami, nag-boat cooking kami. Bawal ka mag-rice, diba? Hindi, pwede. Pag nasa boat tayo, hindi ka agad ang carbs and calories. Hey, Kuya, samando ka na. Meron kaming turtle watching na ginawa. Tsaka Pudya, dolphin watching. Tsaka dolphin watching. Pudya, yung sa turtle diving, iba talaga tol pag nakikita mo sila. Parang gusto mo silang i-hug, alam mo yun? Pag nakikita mo yung mga pagong, hindi namin hinawakan. Tsaka medyo nakakatakot ng konti. Parang, tayo na mo, dito ka sa teritoryo namin, kakagating kita. Parang ganun yung vibes eh, alam mo yun? Ang dolphin sa Tagalog ay lampason. Uy! Saan mo nalaman yun? Tsaka yung... Ernibar. Dalawang animal lang yung nag-i-enjoy sa'yo. Dalawang klaseng animal lang nagsisex for enjoyment. Mm. Yung una ay tao, except for me, tsaka dolphin. Sige na. Ayun, nakuhaanan. Nice. Game na? Okay. Yung napilay. Mababa talaga yan? Oo, okay. Parang dolphin ang puta. Hindi ko nga kilala eh. Tinatanong ko lang eh. Nakita mo lang natin. Oh. Nakita lang natin. Hindi, ano to? Chef ng BBC yan. Ang nga pala si Jesse. Jesse. Wag. Jesse. Wag. Nagbabata. Caught in the
Alas dos. Alas tres. Alas cuatro. For the vlog lang po yun. For the vlog lang po yun. Walang ano yun. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ano yung patawa lang yun? Joker yan eh. Pagod na ako. Pagod ka. Ang lupit mag-alaga ni Sir Ana talaga, ibang klase. Talagang... Pati yung mga staff doon? Oo, lahat. Pati yung mga staff doon, sobrang babait. Alam mo yun? Tsaka, lahat ng tao sa buhol ang babait. Feeling ko, pare, ha? Feeling ko kung magkakasukatan. Tayo pinaka-demonyong tao doon, eh, noong moment na yun. Marami tayong mga gandang lugar dito. And to be honest, no? Medyo nakakalungkot na mas gusto muna natin pumunta sa iba. Bago dito sa atin, di ba? Eh... Bakit pala tayo pinupunta ng foreigners, di ba? Kasi meron tayong mga magandang bagay dito at sana lang, tayo dapat ang unang nakaka-appreciate noon. Dapat dyan, tangkilikin ang atin. Tangkilikin ang atin kasi hindi siya ano eh, hindi siya, paano ko ba explain to? Hindi siya compromise sa bakasyon mo pag sa Pilipinas ka lang ng bakasyon. Hindi talaga. Talagang... top of the line pa rin yung experience, ibang klase pa rin talaga. May mga inalagay na clip si Jerome dito. Na ewan ko. Jerome, bahala ka na. Nagkwento na ako. Ikaw na bahala maglatag dito. And yun. Kita-kita tayo sa... mga susunod pa naming outing. Tama. Sa mga susunod pa naming outing. And for sure, madadagdagan ng travel videos natin. So, ganda yung ginagawa ng mga vlogger, di ba? Daghang salamat, Bohol Beach Club! Oh, sayaw na pare. Balik sa Bohol, balik. Balik sa Bohol, balik. Ayun. Ina mo. Dito